executive session. Inihayag ni dating Davao Prison and Penal Farm Warden na si Senior Superintendent Gerardo Padilla na planado ang naging pagpatay sa tatlong Chinese drug lords noong Agosto 2016. Sabi ni Padilla, sinubukan pa niyang tutulan ang paglilipat sa tatlo sa Davao Prison mula sa National Bilibid Prison. Na-sense ko talaga na it is really a major government anti-illegal drugs operations against that PDLs. Binawi naman ni Padilla ang naunang pahayag na hindi niya nakausap ang nooy opisyal ng PNP-CIDG na si Royina Garma bago nangyari ang insidente. Sabi ngayon ni Padilla, nakausap niya si Garma sa pamamagitan ng telepono ng isang inmate. Okay, babasahin ko po. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Ano ba yung plano nilang ipagawa? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. Yung recantation is not looked upon with favor by the courts. Kasi yung ngayon sinabi ko, nagsinungaling ka na doon, Suana, sinumpa mo, tapos babaguhin mo. Paliwanag ni Padilla, natakot siya noong una para sa kanyang kaligtasan at ng kanyang pamilya na nakatira sa Davao City. Itinanggi ni Padilla na kilala niya ng personal si Garma at hindi rin niya umano alam ang kanyang numero. Pero nakaramdam umano siya ng matinding pressure mula sa tawag ng naturang opisyal. Ang binabanggit ninyo, ito, yung pong behind the big person sa sinabi po ni Chief Garma ay inyong ini-implicate ang ating Pangulo, ang ating former President. Ganun po ba? Hindi ko naman po ini-implicate pero hawak po sila ng mas mataas. Okay, ibig sabihin yan, hawak po si Chief Garma ng mas mataas. At ang mas mataas niyan ay ang dating Pangulo. Maybe. Tama ba ako? Yes, Your Honor. Sabi ni Padilla, hindi siya sangkot sa umano'y pagpaplano at pagpatay sa tatlong Chinese inmates. Pero duda rito ang ilang mambabatas. Sa pahayag ng dalawang inmates na umaming pumatay sa tatlo, pinalabas umano sa search ng mga selda na nakitaan sila ng shabu para madala sa Bartolina kung saan naroon din ang tatlong target. Yung unang sinabi nila, instruction, na kailangan gumawa ko. Pero hindi ko po pinansin yun. Kaya galit na sila sa akin. Gumawa po sila ng ibang strategy. Kasi parang nababagalan sila sa akin. Wala po akong hindi po ako kumikilos during that time. So gumawa sila ng another strategy na parang blind nila ako sa pangyayari. Hindi mo man lang inireport doon sa mga nakakataas para tulungan ka na patigilin o tigilin yung ganun na mangyayari. Kaya nga umihingi ako ng executive session kasi napakasailan po. Pinakumpirma rin ng Quad Committee kay Padilla ang pahayag ng inmate na si Leopoldo Tan Jr. na nakatanggap umano ang warden ng tawag mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pagpatay. Pero hindi na ito nasagot at nagkaroon ng executive session. Itinanggi rin ni Padilla na kilala niya ng personal ang dating Pangulo kahit pa may mga larawang magkatabi sila sa isang event. That was taken during when he was a mayor in Davao City. Sasamal po yan. Pero hindi po kami magkumpari ni Nung. Attend lang po kami niyan kasi yung kinasal dyan, yun yung kaibigan ko. Picture taking lang po yan as a public figure. May paalala naman sa House Quad Committee si Pampanga Representative Gloria Arroyo. Our proceedings are adopting formal rules of public hearings. So I would like to give a gentle reminder that in such formal proceedings, hearsay does not deserve the same credence compared to personal knowledge evidence. Nauna nang inimbita ng Quad Committee sa pagdinig si Garma, pero hindi pa ito humaharap. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.